Chapter 19. Kahit na gumagabi na ay hindi pa rin napuputol ang linya ng tawag kung ano-ano na lang ang pinag-uusapan namin ni Sir Gab. Madalas kong marinig ang kanyang buntong hininga at madalas ang mga linyahan naming tahimik lang. Do you still have classes tomorrow? Tanong niya. In trams, walang gagawin. Nakapikit na ako. Bumuntong hininga ulit ito. Tunog na tunog ko ang pagkatamad sa kanyang boses. Nagkaroon din ng katapusan ang aming pag-uusap. Hindi ito sweet or bitter. Maayos lang, ngunit malamig kong tutuusin. Kung iba ang tatanungin, boring ang tamang description. Pumasok lang akong university upang gawin ang mga routine ko tuwing entrance. Nagpa-check lang ako ng attendance, pagkatapos ay lumayas na. Ang pakikipag-text at tawag kay Sir Gab ay tila ba naging normal sa mga araw na wala ito. Nakadaba lang ako sa kama habang pasilip-silip sa cellphone at naghihintay ng reply nito. Nang dumating ito ay agad akong nanlumo. Sir Gab, I'm working, Chris. Sorry. Inintindi ko ang malamig niyang reply. Kahit may sorry doon ay giniginaw ako sa lamig. Napuna ko ang pagiging busy niya sa kanilang hasyenda. Sabagay, kababalik pa lamang niya roon. Dumukdok akong bedsheet. Pirmis ang mga mata ko sa dumadakdak na TV pero lumulutang ang aking isip. Ngayong nasa isang hasyenda si Sir Gab ay nakasuit and tie pa kaya? O napalitan na ng nakabukas na flannel shirt at gutay-gutay na pantalon habang nangangabaya sa kapatagan? Pwede ring wala itong pangitaas. Isang lumalagablab na tanghali sa kanilang hasyenda at isang pawis na si Sir Gab. Mali. Señorito Gabriel. Napatakip ako ng mukha sa iniisip. Doon lang bumagsak sa akin ang katotohanan na nagda-daydream ako. Napamura ako ng sunod-sunod. What the hell? Kinahapunan ay iniyaya ko si Cindy na sa bistro. Nasa bilyaran kami at ang iniinom na casual beer ay nasa gilid. Magkakaroon na yata ako ng boyfriend, Chris. Excited niyang sabi at pinalo ang puting bola. Sino? Yung vocalist? Sabi ko. Yun siguro ang kanyang ka-text. Ilang beses ko na silang nahuhuli nung vocalista ng banda sa locker room na may ginagawang kung ano. Mahigit 30 anyos na siguro yun. Maraming tattoo at saka mayroong big bike. Oo, si Philip. Mukhang nambubugbog pero mabait naman at sweet. At saka magkasundo kami sa mga desisyon. Pinapayagan ko siya sa mga gig niya at ako okay lang sa kanyang may mga kliyente ako. Pareho kami ng pananaw. Hindi ganyan ang relasyon ng magsyota. Ang relasyon na yan, ang tawag ay booty call. Mariin kong sabi at pumalo ng bola. Hindi kaya, hinggit ka lang ano? Sigaw niya pabalik. Kahit ilang beses niyang ipagtanggol si Philip, hindi niya yun napapatunayan. Mukhang hindi naman siya naiinis sa akin. Sinasabi ko lang naman ang opinion ko. Mas matanda pa si Cindy sa akin at mas maraming experiences pero nakikita ko ang mga nakikita ko. Para sa akin, kahit pa prostitute ang isang babae ay dapat pa rin siyang igalang. Kahit pa prostitute, may karapatan pa rin dalhin sa isang disenteng kama at ihatid ng maayos sa kanyang bahay. Dahil doon naman masaya si Mirna ay hinayaan ko na siya. Malayo yan sa pamilya. Parang ako. Magiging masaya na lang ako sa relasyon niya at kapag naghiwalay na sila ay magiging malungkot naman ako. Ganun naman ang kaibigan, hindi ba? Pagpatak ng alas 7:30 ay umuwi na ako ng apartment para makapag-shower at bihis. Pagdating kong bistro ay perfect attendance ang crew at complete uniform pa. Good evening, Chris. Oh my God, babalik na si Sir Gab. Hindi ko kaya. Tini ni Janina sa reception. Nagulat din ako sa aking sarili nang ngumisi ako rito. Habang nagtatrabaho ako ay kapansin-pansin ang pagiging energetic ng crew. Ang mga kauri ni Sir Hernan sa kitchen ay hindi magkamayo sa kaka-makeup. Napapangisi na lang ako.
Halika rito, Chris. May kapan ka para naman hindi boring na boring si Sir Gab kapag pagkausap kayo. Kaya nag-aaway kayo parati eh. Nag-aayos si Sydney sa likuran ng counter nang makita ko. Umiling ako rito. Hindi ako sanay mag-makeup. Habang nag-iintay ng customers ay sumisilip-silip ako sa kamusyong nangyayari sa kitchen. Naghahanda sina Kurt at Jupiter ng pagkain para sa pagdating ng aming boss. Tingnan mo nga naman ang isang yun. VIP? Uy, mamaya may World War 3 na naman sa itaas. Namiss ko yun ah. Siniko ako ni Cindy bigla. Lumaki ang aking mga mata. Ganun ba? Tuwing may sigalit sa pagitan namin ni Sir Gab, dinig na dinig hanggang ibaba? Nang tingalain ko ang walang lamang second floor ng bistro ay napanguso ako. Maglalaman na rin yan maya-maya. At hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko sa kanyang pagdating. Para bang awkward dahil halos araw-araw ko itong nakaka-text at nakakatawagan. Na ako naman ang halos palaging nangunguna. Nahihiya ako sa totoo lang. Dahil hindi naman yun normal para sa isang boss at employee na relasyon. Isang oras makalipas ay malapit na kaming mga lahati sa shift. Kahit pa ganoon ay hindi na uupos ang enthusiasm ng crew sa pagdating ni Sir Gab. Nariready na nila ang kitchen para sa kaunting salo-salo. Dahil medyo kumaunti ang tao ay dinaluhan ko si Japet sa labas. Nagyosi na naman ito at mukhang bad trip. Uy! Uy, Japet! May ginagawa ka ba? Masigla kong sabi rito. Umupo ito ng maayos at tiningala ako. Wala naman. Talaga? Nang tumango ito ay mabilis kong sinabi ang aking balak. Gusto kong buksan namin ang mga lighting ng bistro. Dahil hindi na naaasikaso ay signage na lamang ang bukas. Maganda siguro kung bubuksan namin para mayroong bagong palamuti. Hahagilapin ko pa sa bodega eh. Tapos may mga kabling na kalawit. Crazy. Umiling ito. Saglit na kumunot ang kanyang noo nang sumulyap kay Cindy na paparating. Oo nga, tama si Chris. Magiging mas maganda ang ambience ng bistro. At saka, matutuwa panigurado si Sir Gab kasi ma-effort yun eh. Singit bigla ni Ivan na dumating din. May point si Ivan at Chrissy. Sige na, Jopet. Ayusin mo na. Sumungaw naman ang ulo ni Kurt sa bintana ng kitchen. Taas baba ang aking kilay kay Japet na sa isang pitik na lang ay papayag na. Hindi naman kasi yan ganyan. Isang sabi lang ay okay na. Siguro ay talagang bad trip siya. Hanapin mo na, Japet. Sige na. Umakbay si Cindy sa aking likod. Lumaki bigla ang mga mata ni Japet. Hindi niya alam kung saan titingin ngunit hinawakan ni Cindy ang balikat nito. Sige, Cindy. Lulugo-lugo na lang umalis si Japet. Mabilis akong nag-high five kay Myrna at saka bumalik na sa aking tables. Kaunti pa rin lang ang tao ngunit baka bukas ay marami na ulit sila. Nararamdaman ko yun. Paulit-ulit na nagtap ang aking mga daliri sa ibabaw ng counter. Sa gilid ng aking mga mata ay nagpapapansin ang aking cellphone. Kahit na wala naman akong dapat abangan ay dinungaw ko pa rin ito sa mga paparating na text. Bumaba ang aking mga balikat nang walang makita, isang plain at bulok na screen lang. Lumabas na lamang ako sa buryungan para magpahangin. Sa bawat minutong pumapatak ay parang sasabog ang aking dibdib at hindi ko rin alam kung para saan. Naabutan ko si Japet na nakalupagi sa Bermuda grass. Kinakalaykay nito ang mga wire gamit ang kanyang mahiwagang plies. Japet, ano na? Okay ba? Nag-thumbs up ako rito. Nag-thumbs up din ito sa akin at isa-isang iglap ay nabalot ng soft na puting ilaw ang harapan ng bistro. Umilaw ang dugtong-dugtong na mga pandak na light at mga puting lighting sa mga shrubs. Parang prom night ang dating. Ang ganda! Thank you! Nakipag-high five ako rito bago siya pumasok sa loob. Ngayong naiwan ako dito sa labas at nababalot ng puting ilaw ay hindi na napigilan ang sarili. Kating-kati ang aking mga daliri habang dinudutot ang keypad sa bicep. Ako. Good evening. Sir,
Nasaan ka na? Matagal ang pagtitig ko sa screen. Gusto ko lang namang makasigurado kung uuwi siya o hindi. Ay mali. Hindi pag-uwi ang tawag dito dahil hindi niya naman ito itinuring na bahay. Hindi tulad namin. Kapag hindi nga siya uuwi ay sayang ang lahat. Sayang ang katinuan at kooperasyon ng bawat isa. Sayang ang mga muffins na ginawa ni na Kurt kanina. Ang complete attendance, ang mga pumasok na entertainers, at kahit ito pa lang mga lighting. Ngayon ay masasabi kong siya talagang aming inaabangang lahat. Nang makarinig ako ng smooth na ugong ng sasakyan ay nag-angat kaagad ako ng tingin. Aabot ang tahip ng aking dibdib nang makita ang pamilyar na kotseng itim ni Sir Gab. Nag-abot na ang kaba at pagkatuliro sa akin, holy shit, he's here! Hala, hala! Hindi alam ni Rosette ang gagawin nang tumakbo na ako sa loob at sinabing nasa parking na si Sir Gab. Nagkaagulo na rito sa loob ng kitchen, cramming silang lahat. Natatawa ako sa tuwa habang pinagmamasdan ang crew. Si Japet at Iban ay naroon lamang sa gilid at tumatakam ng muffins. Taksil! Ang pagpihit ng screen sa likod ang nakapagpigil sa kanilang lahat para itong mga robot na luminya-linya ng eksaktong pumasok na si Sir Gab. Para bang tumigil ang aking mundo habang pinagmamasdan itong maglakad patungo sa gitna. Nakasuot ito ng puting long sleeves na pinatungan ng coat. Ngunit wala itong tie at magulo ang kwelyo. Siguro ay pilit niya itong tinanggal habang nagmamaneho dahil masikip sa leeg. Welcome back, Sir Gab! Sabay-sabay nilang sabi. Matipid ang aking ngiti at unti-unti itong nawala. Inikot ni Sir Gab ang paningin sa buong kitchen. Mayroong iilang mga balloons na suggestions ni Janina. Tumaas palalo ang kanyang kilay at malamig na nilibot ang paningin. Bago pa man magtama ang aming tingin ay napayuko na ako. Pinigil ko ang hininga habang pinakikinggan ang paninirmo nito. Whose idea was this? Napakalamig niyang saad. Kumunot ang noo nito habang nililibot ang tingin sa tumahimik na atmosfera ng kitchen. Pinanood ko kung paanong isa-isang nawala ang kanilang mga ngiti, parang may parteng kinurot sa akin. Jupiter, sino nagpasimuno nito? Was this you all over? Lumipad ang tingin ni Sir Gab kay Jupiter na hindi makakilos. Tahimik na tahimik ang buong kitchen sa takot na ito ang matapatan ng galit ni Sir Gab. Punong-puno ng disappointment ang aking puso habang nakayuko. Lahat naman kami, sir. Pabulong na sabi ni Jupiter. Nang iangat ko ang tingin ay pinagmasdan kong mabuti si Sir Gab. Mayroong galit sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan. Niyaya nito si Jupiter patungo sa itaas at naglaho na silang pareho. Kasi naman, kanina bang India ito? Sabi ko na nga ba ayaw ni Sir ng ganito eh, sabi ni Cindy. Ano? Eh nagme-makeup ka nga? Tumulong ka rin sa pagbe-bake? May pruweba ba? Wala nga tayong CCTV para naman kasi kayong mga bata para lang dumating yung tao. Si Kurt ang may kasalanan, anang isa. Ano? Ako? Ako na naman? Sagot naman nung isa. Unti-unti akong naglaho para iwasan ang nag-aaway na crew. Naroon ang panlulumo sa akin dahil kanila lamang ay magkakasundong lahat. Dismayang-dismaya ako sa nangyari. Nagtungo na lamang ako sa aking mga tables para mag-serve. Ganon din ang ginawa ng iba. Malungkot na bumaba si Jupiter pagkatapos ng ilang minuto. Dinaluhan siya kaagad sa kitchen ngunit nanatili na lang akong nagtatrabaho. Bakit ganon si Sir Gab? Bakit ang lamig niya? Hindi naman as if bongga ang celebration. Salo-salo lang naman saka mga muffin. Yun lang. Inosenteng sabi ni Rosette. Hindi ko rin alam, Rosette. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Napatulala na lamang ako sa bukas ng mga ilaw ng second floor. Gusto ko itong tanungin kung anong mali. Hindi naman siya ganito nung huli siyang pumasok. Ano bang nangyari doon sa kanilang hasyenda na para bang lahat ng bagay ay gatilyo sa kanyang galit? Ilang minutos din akong napaisip. Kumalabog ang aking dibdib sa ideya. Pakiramdam ko ay umiinom ako ng isang dram na energy drink nang maisip ko ito. Bago pa man pigilin ang sarili ay nagtungo akong kitchen.
Tinampot ko ang mga ginawang muffin ni Jupiter kanina. Puno ng pagtataka ang kanilang nalulumong mukha ngunit tuloy-tuloy ako sa second floor. Muntik pa akong madapa sa hagdanan sa kaba. Kumatok ako 2 beses sa screen. Hindi ito lock. Matikas pati ang anino ni Sir Gab sa frosted glass. Hinabol ko pa lalo ang hininga sa kaba. Mamaya ay baka sigawan na naman niya ako. Yes, Mama. I check all the manufacturing and the updates. Okay. Kai will be here at the hacienda next week. The signal is a bit jammed here, Ma. I'm at the top of a hill. Can't hear you. May awang sa screen ng office ni Sir Gab kaya lumalabas ang boses nito sa katawagan. Sa tingin ko ang office nitong medyo classic tingnan ay walang kahit na anong lupa at punong punlain para tawagin niyang hacienda. Wala siya sa kanilang hacienda, nakabalik na siya sa solidong aspalto at tiles. Wala si Sir Gab sa itaas ng burol dahil nagsisinungaling siya. Sir, kumatok pa rin ako bago pinasok ang office. Nakaupo ito sa swivel chair kung saan sa likod nito ay nakasabit ang kanyang coat. Ang long sleeves niya ay nakatupi na naman. Hinihilot nito ang sentido at ang kunot noo ay hindi mawala. Nilapag ko ang platito ng muffin sa kanyang desk. Humakbang na ako ng isa paatras pagkatapos. I can't hear you, Mama. Aniya sa phone. Pinagtaasan ako nito ng kilay. Dumilim ang kanyang mga mata sa akin at nang ibaling ang tingin sa mga muffins ay napuno ng iritasyon ang mga mata nito. Kumaway ako ng tipid ngunit suminghal lamang ito. Nagpipigil sa inis ang mukha ni Sir Gab, namumula na ang tenga nito. Kahit pa ganoon ay nilapat niya ang kanyang index finger sa bibig para sabihing tahimik lang ako. I don't have company. Walang babae. Umiwas ito ng tingin sa akin. Pinakatitigan ko na lang ang mga muffins. Mukhang nilalamig na rin ito sa aircon at sa tono ng pananalita ni Sir Gab. Yun ang ayaw ko sa kanya. Ako rin, giniginaw. Kunwari ay hindi niya ako kasama, okay lang. She's fine, Ma. I fixed it already. Okay. She? Sinong she? Nang namatay na talaga ang tawag at naibaba na ang cellphone niyang magara ay inusog kong kaunti ang platitong muffins patungo sa kanya. Walang appreciation sa kanyang mga mata ngunit punong puro ng iritasyon. Napamura ito ng bahina. Umuurong ang aking sikmura. Ginawa nila Kurt yan para sayo, marahan kong sabi. Matalim ako nitong tiningnan at umiling. I'm still talking on the phone, Chris. That's rude. Ni hindi man lang nito pinansin ang muffins na halos isang oras na naghintay para sa pagdating niya. Hindi ko na ito sinagot pa. Nanahimik na lamang ako habang pasulyap-sulyap dito. Napamura na naman si Sir Ram at binagsak ang likod sa swivel chair. Sinapo niya ang kanyang noo. Doon ay nakita ko ang aybag sa mga mata. Ang pagod, ang tensyon at ang mga bagay na mahirap pangalanan. Chrissy. Umigting ang mga panga nito habang pagod akong tinitingnan. Nag-angat ako kaagad ng tingin sa kanyang malakulog na mga mata. Sinabi sa akin ni Jupiter na ikaw ang nagpakabit ng lighting sa ibaba. Was it true? Matabang niyang tanong. Nabuhayan ako roon. Ngumiti ako rito at tumango. Nagustuhan niya kaya yon? Matagal ako nitong pinagmasdan, tila ba mas lalo lamang siyang nanghina at umiling. The lighting looked good but not good enough. Hindi iyon ang kailangan ng bistro. You had another busy employee to set it up just because you thought it will look great. Hindi ganun ang gusto ko, Chris. Malamig niyang saan. Nanginginig ang aking mga labi. Nawala ang ngiti sa aking labi at sa kanyang disappointment ay nakakaramdam na rin ako ng disappointment para sa sarili. Umuusbong ang frustration sa akin dahil ganun ako tingnan ni Sir Gab. Mas lalo lamang akong nainis dahil umusok ang gilid ng aking mga mata sa init. Pinigilan ko ito. Ito, tinulak pabalik sa akin ni Sir Gab yung platito ng muffins. Niyukom ko ang kamao dahil ganoon ang nararamdaman ko sa aking dibdib. Dahil sa matabang nitong pagtingin sa akin ay parang may kamaong pumipiga sa aking dibdib. Next time,
Huwag kang kukuha sa mga display case ng pastry kapag hindi pa tapos ang shift. I can get my own snacks if I want to. Hindi ko na ito tinama. Magagalit lamang siya kapag nalamang nag-bake pa sila Kurt ng muffin. Kinuha ko na lamang ang kasalanan, ngunit kahit ganon ay mas sumama ang aking pakiramdam. Tumango ako rito. Sumingkit ang mga mata ni Sir Gab. Tinitimbang niya ang aking reaksyon. Humigpit muli ang kanyang panga at sa kanyang pagod ng mga mata ay dumaan ang galit. Nag-iwas na ito ng tingin sa akin. Go back to work. Playtime is over. Bumalik na ang kanyang malamig na tingin sa laptop. Chapter 20. Nagtapos ang aking shift sa isang bistrong nanlalamig. Habang nakahiga sa kama ay ilang beses ko nang pinasadahan ang palitan namin ng text ni Sir Gab. Ayaw pumayag ng sistema ko sa nasaksihan ko kanina. Hindi ako makapaniwalang ganun lamang ang kanyang pakikitungo. Balik step 1 na naman. Mayroong mali sa kanyang inaakto na nagtatanim ng mga bubong sa aking dibdib. Sa mga araw na wala siya ay may mga bagay na maaaring mangyari. May mga nangyari. At may mga nagbago at hindi ko yun alam. Ngayon ko na nararamdaman ang agwat namin sa isa't isa. Sa isang boss at employee at ang kanyang pagiging mataas at ako ay sa ibaba. Kung mas palalawakin ang aking kaalaman tungkol dito ay wala akong masasabi. Dahil sino nga ba ang isang Gabriel Di Amiano? Kung sa ibang anggulo ko naman titingnan, ramdam ko ang masyado kong pagtulak dito. Nawawala ang limitasyon ko at nagiging clingy na. Walang problema sa akin yun, maganda ang ganun. Yun ang tama, yun ang gustong-gusto kong mangyari kahit na kinakain ko na ang aking pride dahil hindi ako yun. Hindi yun si Chris. Kinabukasan, pumasok ako ng school. Walang klase at may activity lamang sa pavilion. Habang namamahinga sa mga bench ay nilapitan ako ni Jaime. Pinakakamusta raw ako ni Edmond. Nagkaroon na rin ako ng opportunity na kamustahin ang aking kaibigan. Ayun, medyo nakakatulog naman na. Okay lang yun. Malakas ang tama lang sa'yo, Chris, sabi nito. Nagpasalamat na lang ako, kaibigan ko pa rin naman si Edmond. Mahabang taon ko rin na naging kaibigan, kaya nahihirapan akong naririnig itong nag-iiinom dahil sa akin. Habang nakikipag-usap ako sa aming presidente ay todong makaismid ang grupo ni na Clarice. Hindi ko na lamang ito pinansin, ngunit si Jaime ay lumayo kaagad. Nadlumo ako. Painit kasi ang dugo ni na Clarice, alam mo na. Kibit balikat nito. Naalala ko tuloy ang iilang mga classmates kong ganyan din ang sinasabi sa akin. Daig ko pa ang may epidemya. Pagka-uwing apartment ay naligo kaagad ako. Nagbihis ako ng uniform tapos ay tumungo ng bistro. Kahit papaano ay gumagaan ang aking pakiramdam nang makita ko na ang bistro. Naging makintab na naman ang sahig at naging maingay ang atmosphere. Marami na namang tao at mga nag-iinumang lasing. Ito ang totoong mukha ng bistro. Napatingin ako sa ikalawang palapag nito. Bumagsak sa aking mga balikat ang nararamdaman kagabi. Naiinis ako sa sarili dahil wala naman akong karapatang maramdaman yun. Ngunit, tao lang naman tayo kahit wala tayong karapatang makaramdam ng sakit. Ang sakit ay puno ng karapatan upang iparamdam ito sa atin. Ganun naman ang takbo ng mundo. Iniwas ko na lamang ang tingin. Buong gabi ay naging focus ako sa aking mga tables. Ilang gabi ko na rin hindi nararanasan ang pananakit ng katawan sa pagbabanat ng buto. Pansin ko si Cindy na natutulala sa main stage nang tumugtog na ang banda roon. Umarangkada ang malamig na boses ng bokalista ni Cindy. Mohawk ang buhok nito. Leather jacket plus white shirt sa loob at sleeve tats. Yun ang major turn on sa buhay ni Cindy. Nasa kalagitnaan na ako ng aking shift. Umalpas na ang peak hour kaya pinaubaya ko muna ang mga tables kay Rosette. Nakakainis naman, Ate Chris. Ang dami ko ng sinalong tables mo kanina. Reklamo niya at nagpapadyak. Huwag kang magreklamo dahil probi ka pa lang, okay? Iniwan kong nagtatalak si Rosette sa aking pang-iinis. Natutuwa lamang ako sa attitude nito. Humingi lamang ako ng sobrang espresso kina Kurt at saka tumungong likod.
Malaya ang malamig na hangin sa aking mukha. Nalulunod ako sa amoy ng masarap na kape habang pinapahinga ang aking mga kalamnan. Sa aking likod ay naririnig ko ang pag-aaway nila, Kurt at Jupiter. Napapangisi ako dahil ganyan sila tuwing gabi. Mukhang masaya madistino sa kitchen. Pero ang sabi ni Hernan sa akin noon, ang mukhang mayroon ako ay hindi dapat tinatago sa likod ng cooking pan at oven. Nang maubos ko ang aking kape ay sinoli ko sa lababo. Napalapit ako sa aming coffee maker at mga puting tasa. Napanguso ako sa mga ito. Gusto kong ipagtimpla ng kape si Sir Gab. Noong huli ko siyang nakita ay medyo umitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Mukha siyang stressed na stressed. Pinigilan ko ang sarili dahil natatakot akong iba na naman ang dating sa kanya at masayang lang ang aking effort. Tumungo na akong muli sa likod ng counter. Malamig man ang nararamdaman ay pinilit kong maging masaya sa harapan ng customers. Sa aking pag-uwi ay pagod na pagod ako dahil sa pagtatrabaho at ang mas mabigat ay ang aking sama ng loob na kanina ko pa dala-dala. Kinabukasan ay tinanghali ako ng gising. Nagkakamahog akong pumasok sa school ngunit pagdating ay absent naman ang prof. Napamura na lang ako ng maigi. Christina! Buti na lang dumating ka kaagad. Tingnan mo ito, dali! Naghihingalo si Jenny sa aking pagdating. Ang mga naunang classmates ko ay nakatingin din sa akin na parabang tinubuan ako ng dalawang ulo. Kumunot ang aking noo. Nagbaba ako ng tingin sa nakalahad na cellphone ni Janice. Oh well, tingnan mo nga naman ang ihip ng hangin, bumabaliktad ang lahat, hindi ba girls? Humahalakhak ang dumating na sina Clarice at ang kagrupo nito. Nakangisi ito sa akin na parabang nanalo siya ng Miss Universe. Hinaplot ko kaagad ang cellphone ni Janice. Kuminto ang aking hininga habang pinagmamasdan ang litrato. Isang album yun na naka-upload sa Facebook. Puros grupo ang mga nauna ngunit tumigil ang aking daliri sa sumunod pa. Picture ni na Clifford at Clarice na magkaakbay. Suot ni Clifford ang maroon at gold na uniform ng kanilang department. Pawis na pawis at nakangiti sa camera. Ang katabi niyang si Clarice ay nakaakbay sa liig nito habang ngiting-ngiti. Walang caption ang image ngunit napuno ito ng likes at hearts. Nakahakot ng daang komento ang picture na yun. Relationship goals. Panay ang kanilang mga pusong emoji na sumasakit ng sarili kong dibdib. Nursing at engineering talaga ang para sa isa't isa. Mas bagay sila kaysa sa nauna ni Clifford. May taste naman pala. Anang komento. Sa particular na comment na yun ay parang may unti-unting nabasag sa akin. Naapektuhan ako ng todo nun. Nangapal ang ilalim ng aking mga mata habang tinitingnan ang masayang picture ni Clifford at ni Clarice. Totoong bagay. Matagal nang may gusto si Clarice dito. Siya ang babaeng makakapagpasaya kay Clifford dahil hindi siya takot sa commitment. Siya ang mas maganda at mas matalino. Siya ang mas bagay. Nag-iwas ako ng tingin sa picture. Parang kinukuryente ang aking palad. At ang sakit ay unti-unti nang kinakain ang aking puso. Kinukurot ang aking puso nang makitang may ibang kasama si Clifford. Ano ka ngayon, Chris? Ang kapal lang ng mukha mong saktan si Clifford. You're a bitch. And bitches like you should be dumped. Aminin mo na kasi, Clifford broke up with you before. Pero hinahabol-habol mo pa rin. Halakhak ni Clarice sa kabilang dulo ng silid. Desperada, gold digger! Tila ba nauupos na kandila ay naupo na lamang ako. Dumukdok ako roon at hinayaan silang tawagin ako ng kung ano-ano dahil totoo naman. Naririnig ko si Janice na pinagtatanggol ako ngunit unti-unti akong namamanhid. Mabilis ang paglipas ng mga araw. Sa school ay kumalat na kaagad ang picture na ito na nasundan pa ng iilan mga stolen shots. Ang chismis ay madalas silang magkita magkasama sa cafeteria, sa car, sa gym. Hindi ko maatim na tingnan ang mga picture. Walang araw na hindi ako nabubuntunan ng grupo ni na Clarice at pilit na pinamumukha sa aking ako ang talunan. Nananahimik na lang ako habang nakaupo. Sa bistro naman ay para akong nakalutang habang nagtatrabaho. Ano ka ba, Chris? Lagyan ba ng ketchup ang tofu? Binagsak ni Ivan ang kanyang map nang pigilan ako. Napatingin ako sa aking ginagawa. Pinilig ko na lang ang aking ulo.
Thanks, Ivan. Anong thanks? Ilang gabi ka nang ganyan, Chris? Hindi ka naman ganyan. Napakamot ito sa ulo. Sa gilid ng aking mga mata ay nakahalo kip-kip na lamang si Cindy habang pinagmamasdan ako. Kaya nga, Ate Chris, may problema ka ba? Sabat ni Rosette. Wala. Bumalik ka nga dun. Bumalik ka dun, Proby. Pangiinis ko rito. Nang bumalik silang lahat sa trabaho ay umiling si Cindy sa akin habang sinisipat pa rin ako. Bumalik na lamang ako sa aking mga tables. Kung ang estado sa pagtatrabaho ay lumalala, ang estado ni Sir Gab sa bistro ay ganun din. Tuwing alas 11 sa kanyang pagbaba ay malupit ito sa crew. Mas lalo lamang siyang naging malamig at stricto. Wala nang nakakaintindi sa kanya simula nung bumalik siya. Isang beses ay nag-inspeksyon ito sa dining area. Sinubaybayan ko si Sir Gab, ang kanyang build at matangkad na katawan, ang pag-flex ng kanyang muscles tuwing gumagalaw at ang matangos niyang ilong. Ayoko mang tingnan ang kanyang mga mata ay hindi ko napigilan ang sarili. Hindi nawawala ang nakakapasong lamig sa mga mata nito. Tuwing ito ay pagmamasdan ay may bumabagambag sa aking sistema. Ang kanyang makakapal na kilay ay nagdidikit na naman at ang noo ay kunot. Bawat gabi ay unti-unti kong nakikita ang mga matitigas na pader na binubuo ni Sir Gab. Tuwing magtatagpo ang aming tingin ay iyon lamang ang aking nakikita. Isang malamig at matigas na pader. At iyon na lang ang natira sa kaalaman ko tungkol sa kanya. Isang beses ay bumaba ito bago magsara ang bistro. Wala nang customers at puros crew na lang ang natira. Cindy, tulungan mo si Japet magligpit sa pool. Matigas niyang utos. Dali-dali namang umalis si Cindy ngunit sumimangot ito sa akin. Dahil umuwi na si Rosette ay ako na lamang ang nag-iisa sa counter. Pakiramdam ko ay na-corner ako nito. Pinagmasdan nito ang kahabaan ng counter. Nanatili akong tahimik na nakatayo. Nang umikot na ito sa kabila ay hindi pa rin ako mapakali. Inangat ko ang tingin dito at nagtama ang aming tingin. Malamig pa rin ang mga mata nito. Ang mga pader ay naroon at wala akong ibang makita sa kanya kung hindi ang umuusok na mga pader. Good evening, Sir Gab. Pabulong kong bati. Nanatili ang kanyang titig sa akin. Tinitimbang nito ang aking reaksyon. Para bang gusto niyang, may gusto siyang sabihin ngunit mas dumiin lamang ang kanyang titig. Umiwas na ito ng tingin. Habang naglalakad palayo ay binulsa nito ang kanyang kamaong nakakuyom. Naiwan ako sa likuran ng counter na pinagmamasdan ang nakapostura nitong likuran. Tinatanong ang aking sarili kung ano ba ang nagawa kong mali. Sa mga sumunod na araw ay walang pagbabago. Medyo lumilipad pa rin ang aking utak sa school at sa pagtatrabaho ngunit pinilit kong mag-focus. Kinagabihan ng shift ay namimilit si Cindy sa akin. Ilang shots lang tapos okay na, Chris, promise. At saka andyan naman si Philip para bantayan tayo. Niyug-yug ako nito habang naglilinis na ako ng counter. Umiling ako rito tapos na ang shift. Gusto ko na lang matulog kaysa mag-club. Punyeta naman, Chris. Tingnan mo nga ang sarili mo. Bakit ka ba nagkakaganyan? Okay lang ako, Cindy. Mag-enjoy na lang kayo ng boyfriend mo. Sagot ko lamang sa kanya hanggang sa buwisit siyang umalis. Alam ko namang gusto lang niyang tumulong pero hindi pagtulong sa akin ang alkohol. Habang sinusoli ang tray sa kitchen ay napatigil na naman ako sa harapan ng coffee maker. Napanguso ako rito. May laman pa ang basyo at mainit pa. Ang unang pumasok sa isip ay si Sir Gab at ang pagtatrabaho. Hindi naman siguro masama kung mag-iwan ako ng kape sa opisina niya. Hindi pa ito nagpapakuha ng pagkain simula pa kanina. Wala naman akong interes kung magutom siya dun sa itaas pero wala naman mangyayaring masama kung magbibigay ako ng kape, hindi ba? Ang kaunting go signal ng aking utak dito ay hindi ko pinatagal pa. Iniwan ko ang aking mga tray nang magdala na ako ng coffee sa opisina nito. Habang paakyat ay nanginginig ang aking mga kamay. Pinilit ko itong maging steady ngunit bagya lamang. Hindi ko rin alam kung bakit ko ito ginagawa. Dalawang beses akong kumatok sa pintuan ng kanyang opisina. Nababalot na kaagad ng lamig ang katawan habang nakatayo sa labas.
Nang pinapasok ako nito ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Naroon si Sir Gab sa kanyang swivel chair at kunot-noo sa paglalaptop. Lumipad kaagad ang kanyang tingin sa akin at sa tasa kong hawak. Umurong kaagad ang aking sikmura para bang gusto kong mag-back out. I did not request you here, Chris. Merong gulat sa mga mata nito na agad ding nawala. Ako ang nagpresenta. Marahan kong sagot. Nililipat ko ang bigat sa magkabilang paa hanggang sa wala akong ibang choice kung hindi ang ilapag ang tasa sa desk nito. Bakit? Sabi niya. Napalunok ako sa mapanuri nitong tingin. Unti-unti ay kumukunot ang kanyang noo sa aking presensya. Ganon na ba ang tingin niya? Para bigyan ka ng kape. Kanina ka pa kasi nagtatrabaho. Baka hindi ka pa nag-dinner. Halos ibulong ko na ito. I am not your concern, Chris. I am your boss and you are simply my employee. Sabi nito na nagdidikit na ang mga puting ngipin. Humihigpit na naman ang kanyang panga. Ang kanyang sinabi ay naging paulit-ulit sa aking tainga. Nang nanggaling ito mula sa kanyang bibig ay mas lalong dumoble ang bigat ng aking dibdib. Tumango ako rito dahil totoo yun. Wala namang mali sa sinabi niya. Naisip ko lang naman na baka hindi ka pa kumakain. Stop thinking about me. It will be very bad habit. Tuluyan nang kumunot ang noo nito. Namuo ang galit sa kanyang mga mata at nag-iwas ng tingin. Bakit? Ako naman ang nagtanong. Hindi ko rin napigilan ang pagbitak sa aking boses. Nainis ako dahil wala naman akong karapatang makaramdam ng ganito. Nakakainis dahil madali kong tumalon sa mga bagay na hindi naman dapat. Kasi maling-mali ito, Chris. Nanggigigil niyang sabi. Lumitaw ang ugat sa gilid ng kanyang noo sa pagpipigil. Ilang beses itong nagmura. Napaatras ako ng isang beses sa kaba. Pinipigil ko ang hininga dahil ayaw huminahon ng aking puso. Ang tanging nagawa ko lamang ay ang tumango rito. Akin na ang cellphone mo. Napataas ako sa biglaan niyang sabi. Umawang ang aking bibig. Bakit, sir? I'll erase my number, just as I did to yours. Humigting ang panga nito. Delete the remaining conversations too. Bakit? Hindi, ayoko. Give it to me. Tumayo ito at inilahad ang palad. Habang patuloy akong umiiling ay patuloy siya sa paglakad patungo sa akin. Umatras ako ng ilang pulgada sa takot na mag-abot kaming dalawa. Hinahabol ko na ang aking hininga. Bakit ba gustong-gusto mong mawala ako? Kulang na lang ay sisantihin mo ako sa bistro. Tuwing bababa ka ay wala ka lang ginawa kung hindi ang umiwas. Oh, stop thinking too highly of yourself, Chris. I already told you, didn't I? You're just a mere employee and there's nothing between us. Sigaw nito pabalik sa akin. Nang ilahad nitong muli ang kanyang palad ay umiling ako. Nagiba ng direksyon ang aking mga paa. Patungo ito sa kanyang desk dahil na corner na ako. Ngayong kitang-kita ko ang mga galit niyang mga mata. Nanginginig ang aking mga tuhod. Ikaw ang magpalit ng SIM. Ako pa ang inutusan mo. Nanghahamon kong rason dito. Napahilamos ito ng mga palad at ilang beses na nagmura. Isn't it fucking obvious that I can't? Dapat sa umpisa pa lang ay... Hindi nito tinuloy ang sinabi at napaiwas na lang ng tingin. Bakit hindi mo kaya magpalit ng number? Kasi ano, sir? Magagalit ang girlfriend mo. I don't have a girlfriend, damn it! Sinungaling, sabi ko naman at kinagat ko ang aking labi. Nang mapatingin doon si Sir Gab ay mas lalong dumilim ang kanyang tingin. Niyukom nito ang kamao at naglakad patungo sa akin. And why would I lie to you? Stop being desperate and don't come here. Huwag mo na akong pupuntahan pa rito dahil baka hindi ako makapagpigil. Sa lakas ng kanyang sigaw ay kumalabog ang aking dibdib sa takot. Oo na! Ako na ang desperada. Ako na ang walang maitutulong sa bistro. Ako na lahat! Uminit ang sulok na aking mata ngunit pilit ko itong nilalabanan. Habang tinitingala ang nag-uumapaw na galit sa mga mata nito ay nakaramdam ako ng pagkapaso sa aking kamay. Nilingon ko ang nabanggang tasa ng kape sa desk nito at tumilapon yun ng tuloy-tuloy sa nakabukas na laptop.
Nawala ang lahat ng galit sa aking mukha. Kinain yon ng solidong tension at kaba kasabay ng pagkalaglag ng aking panga. Nakita kong nag-spark ang kanyang laptop. Shit! Sorry sir, hindi ko sinasadya, natabig ko. Mabilis akong napatakip ng bibig nang napaawang din ang bibig ni Sir Gab habang pinagmamasdan ang nangyari. Binalot ako ng nakakapanindig ng balahibo na takot sa aking dibdib. Nanginig ang buo kong katawan sa mas malaking kasalanan aking nagawa. Putang ina naman, Christina! Holy shit! Ano na namang ginawa mo? Nabingaw ako sa sigaw nito. Pinandilatan ako nito ng mga mata at dinaluhan ang nag-spark na laptop. Hindi rin nito alam ang gagawin. Umatras kasi ako kaya natabig. Hindi ko sinasadya. I'm sorry. Kinagat ko ang labi ngunit hindi yon matigil sa panginginig. Punong-puno ako ng takot. Sobrang lakas ng kabog ng takot sa aking puso. This is my fucking work for God's sake. Hindi mo sinasadya kasi hindi ka naman tumitingin sa dinadaanan mo. Damn. This took me almost a week to finish. Holy crap! Dinampot ko ang laptop. Nabitiwan ko yon dahil sa sobrang init. Napapikit akong mariin sa pasong natamo at sa kumukulog na sigaw ni Sir Gab nang hina ako ng sobra. Ikaw kasi ang naglalakad papunta sa akin. So this is my fucking fault now, ha? Huh? Ano ka ba naman, Chris? Damn it! Nawala na ang kontrol sa kanya at nagliliyab na ang kanyang mga mata. Habang tinitingnan ang sirang laptop at ang kanyang nagpupuyos na figura ay tuluyan nang uminit ang sulok ng aking mga mata. Nag-uunahang tumulo ang aking mga luha sa ginawa. Hindi dapat ako umiiyak dahil wala itong magagawang mabuti. Damn! Pero hindi ko kinaya na ganito ang itsura ni Sir Gab habang sinisigawan ako. Namura ko na rin ang sarili. Pilit kong pinigilan ngunit umagos ang walang humpay na mga luha sa aking pisngi, dulot na rin siguro ng pressure sa buong linggo. Unti-unti akong nag-angat ng tingin kay Sir Gab kahit na nalalabo ang aking mga mata. Shit! Nawala lahat ng emosyon sa kanyang mukha. Naguguluhan akong umatras dito ngunit nakaantabay ang kanyang mga mata sa akin. Mahina itong napamura at tinungo ang aking pwesto. Lumagabog ang aking puso nang umikot ang mainit nitong mga palad sa aking bewang. Walang hirap niya akong binuhat at inupo sa tuyong parte ng kanyang desk. Stop crying! Stop crying! Shh! It's okay, honey. Pumuwesto ito sa pagitan ng aking mga hita habang hawak ang aking leeg. At dito na po muna natin tatapusin ang ating pagbabasa sa ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan mo po ang mga episodes, pakihit naman ang like button at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, hit the subscribe button at ihit na rin ang bell all para ma-notify ka sa mga bago nating uploads. Maraming salamat po at hanggang sa muli!